Ito napakagandang balita mga kababayan kasi yung ating economy, sabi ng DBM ay nakakabawi na ngayon. And based sa data mga kababayan, there is an outstanding growth sa atin pong economy. And sa isa pang balita mga kababayan, yung mga nagugutom dito sa ating bansa, kumunti na rin. Sana niya napunta, Mr. Maravillas, yung mga nagugutom. May pagkain na po sa kanilang hapagkainan. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya hindi na sila magutom. Ah, di ba? Napakaganda na balita na siguradong ikalulungkot na mga anti-Marcos forces. Di ba? But before ko ibigay sa inyo mga kababayan yung detalye ng mga balitang ito, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bayan. At saka, wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pagbangon. Laking tulong sa pagbangon ng ating ekonomiya yung ating mga commercials. Di ba? Ito yung magandang balita. Mga ganitong istorya po yung dapat na binaviral natin. Inspiring siya. Baliktad na niya, Mr. Maravillas. Nakakabawi na. DBM Chief Lodes Philippine Economies Outstanding Growth. Kita ninyo, outstanding. Hindi lang good or very good, outstanding. Mga kababayan, tuwang-tuwa si Amina Pangandaman, the DBM Secretary. Mga kababayan, the Philippines' economic performance is becoming outstanding. Yeah, sabi ko sa inyo, mali yung mga analysis noon. Punong-puno kasi ng mga tawag dito. Punong-puno ng mga biases, political biases mga kababayan, namamayani noon. Kasi yung mga analyst po, karamihan, dilaw. Kaya po, hindi man based on facts mga kababayan, yung mga kwento nila, based on their personal biases at gusto lang nila na manira. Di ba? Kasi ayaw nila kay President Bongbong Marcos na noon presidential candidate pa lang. Kita ninyo? The Philippines' economic performance is becoming outstanding, sabi rito ni Budget Secretary Amina Pangandaman. Hindi niya ito sinasabi dahil secretary siya ng DBM. Appointee siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi niya ito, based on facts, based on data mga kababayan, yung actual, tawag dito, actual situation ng ating economy. So, sabi rito, after anya na yung ating bansa posted a 6.4% gross domestic product o GDP growth sa first quarter ng 2023. So bumabawi na tayo, mga kababayan, matapos tayong malugmok noon because of the policy ni Mau Digs na lockdowns. Kaya ngayon, may mga balita na pinalilitaw yung mga ulupong na bumabalik si Bidco. Hindi man pinapansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba nga, gustong ibalik yung face diaper. didma lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya mapaikot nitong mga globalist kabal na nasa likod ng pagtutulak ng pagbagsak ng ating ekonomiya at ng ekonomiya ng mundo for the Great Reset. Di ba? Huwag tayong nakikinig sa kanila. Trabaho lang dapat tayo at yun ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang ang trabaho.
O, ngayon, sabi rito, the 6.4% economic growth in the first quarter of 2023 is well within the government's target of 6% to 7% for this year. So, nasa loob siya, mga kababayan, ng target forecast ng ating pong gobyerno. So, sabi dito ni Pangandaman, ito ang niyang latest expansion. Nag-expand, lumaki yung ating economy. The latest expansion in the economy is an indication that the country now has a dynamic domestic economy. So hindi siya po na ano naapektuhan ng global trend yung tawag dito yung global economic downturn na resulta po ng kaguluhan sa mundo lalo na yung Ukraine ano crisis may epekto din sa atin siyempre with the inflation na ano with the inflation na nangyari pero not much mga kababayan so paliwanag po ni Pangandaman this means that even if the regional and global economic environment would worsen anya ours yung atin has its own momentum ito yung totoong momentum hindi yung momentum ni Santa Mama during election na may momentum na niya gaining momentum pabulosok pala yun. Yung ratings mga kababayan ni ano sabi ni Baricos habang lumalapit yung election gaining momentum daw baliktad po. Pero ito hindi po ano baliktad hindi tulad ng momentum na sinasabi ni Baricos nung eleksyon. At saka yung mga analyst, mga kababayan na dilawan. So ito yung ano, momentum talaga. May sarili niya siyang momentum in own dynamism to sustain growth. You see? Citing the latest available data from countries that have released the real GDP growth from January to March 2023 period. Pangandaman said, the Philippines grew the fastest, pinakang mabilis yung pag-unlad, mga kababayan. You see? Yung pag-angat, pinakang mabilis. Among major emerging economies in the region, mas na mabilis pa mga kababayan sa mga bansa na kapitbahay natin. Among the major emerging economies in the region followed by Indonesia, 5% lang yung Indonesia po. Mas mataas pa sa yung sa atin. Yung China nalampasan na natin mga kababayan sa economic growth. 4.5% lang sila ngayong first quarter ng 2023. You see, may pag-asa po tayo. Kailangan lang tulong-tulong at maniwala tayo sa ginagawa ng ating gobyerno. Tulungan natin yung ating pangulo imbis na siraan na siraan, guluhin yung kanyang mga ginagawa. Nasa iisang bangka po tayo mga kababayan. Di ba? Obligasyon natin na tumulong kasi yung pakinabang niyan, in the end, kasama tayo siyempre. Tayong mga Filipino. Yung Vietnam mga kababayan nag-register lang ng 3.3%. Kita ninyo? Di ba napakaganda? Napakasaya? Pangandaman said, the Philippines also displayed a more rapid growth compared to the projected first quarter growth rates for Malaysia. 4.9 lang yung Malaysia. 4.9%. Yung India, 4.6% lang. Thailand,
Ang kita ninyo yung Thailand, napakaliit. Tipo, 2.8% lang yung gross niya. Yung Korea, nalampasan natin, napakaliit lang yung gross nila. 0.8% lang. Singapore, 0.1%. In Taiwan, negative 3% nga. Sa Taiwan, tayo yung may pinakang malaki, mga kababayan, na pag, ano, at pinakang mabilis na pag-grow ng economy. Ah, kanino naman natin yan, mga kababayan, na dapat i-attribute kung hindi sa efforts ng ating mga leaders sa pangungunan ng ating Pangulong. BBM! BBM! Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isang salita. Kaibigan nyo, kaibigan ko. Oh, kita ninyo. Siya si Bongbong Marcos, BBM. Talaga po may isang salita niya. Sinabi niya na sa pagtulong-tulong natin. Kaya nga yun ni Timmy, pagtulong-tulong natin, maaabot natin yung ating mga pangarap na umunlad ang ating bayan. So sabi rito, compared to other major emerging economies in the region, I think we are doing better. This quarter's GDP performance indicates that the Philippines is returning to its high growth trajectory. Sabi po ni Pangandama, noting that the government now projects a 6.6 to 7.5% growth from the second quarter to the fourth quarter of 2023 and 7.1% full year growth sa buong taon, mga kababayan. Pangandaman expressed confidence that the country will reach its growth projection, which remains at 6.5 to 8% for 2024 to 2028. Sa buong term, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong. So the growth target, she said, is attainable despite various risks posed by geopolitical and trade tensions, possible global economic slowdown, and weather disturbances in the country. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, walang tigil sa paghanap ng mga opportunities as he travels abroad. Umuwi na pala yung ating pangulo kagabi. Kahapon yata galing doon sa ano, sa summit sa Indonesia, at saka pala idagdag ko na rin, hiniling niya pala kay President Widodo na i-review yung kaso ni Jane Diloso, yung na death penalty doon sa Indonesia. Remember si Jane Diloso, pinapareview ng ating Pangulo. Kinausap niya mismo yung presidente, yung nakapatayo ng kanyang amo. So going back, sabi rito, rest assured that the administration of President Ferdinand Marcos Jr. remains committed to implementing priority programs and strategies in line with our 8-point socio-economic agenda and the Philippine Development Plan 2023-2028 to attain an inclusive and sustainable growth for our country and the Filipino people. Kaya nananawagan tayo doon sa mga senador. Yung Maharlika Fund po, ipasa na ninyo. Isa ito ngayon sa sinama ng ating Pangulong Bongbong na priority bills para makatulong sa mabilis na pag-angat ng ating ekonomiya. Di ninyo na nakikita na yung mga efforts ng ating administrasyon ay talagang nagkakabunga na po yung mga pagpapagal, the economic policies. You see? So dapat all out kayo sa pag-suporta. Yung pakinabang, siyempre, pakinabang ng lahat. So sabi rito, in a separate statement, socio-economic planning secretary and National Economic and Development Authority Director Arsenio
Balikasan said the economic outlook for the Philippines in the near and medium term remains solid. Kaya makakaasa kayo ng magandang ano, magandang future ng ating economy po. Magagaling yung mga economic managers na kinuha ng ating Pangulong Bongbong. So, yun man lang po, mga kababayan, ang napakagandang balita ngayong umaga. O baka lang gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses in affected area, mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman yung application, anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.